Shalom, shalom, and blessed Sunday, everyone. Yan po, this is a blessed day. And nandito ako nakaupo ngayon habang naghihintay ng barko namin. So I've decided to do something great. Ayan. It's always great to share the Word of God. So today, I'm going to use this few minutes that I have to share to you yung deeper revelation ng isang bagay sa akin bilang anak ng Diyos. Yung mawawala ba sa akin ang salvation or can I lose my salvation? Ayan. So praise God for this opportunity and welcome po. Along the way, bilang anak ng Diyos, I'm established na hindi mawawala sa akin ang salvation ko. Established na sa akin na kasi hindi nagbabase ang Diyos sa aking mga ginagawa para mahalin ako, para isave ako. So hindi rin magbe-base ang Diyos sa aking mga pagkakamali o sa mga good works ko to be able to maintain that salvation that I have received from Him, because that salvation is na-receive ko through faith in the perfect finished work of our Lord Jesus Christ. So, ayan guys, I'm so excited. Ayan. So, punta tayo doon sa John 3:16. Ito yung the most famous verse in the Bible, and it's the very heart of the Bible. Sabi doon, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, all of us. Ganun na lang yung pagmamahal niya sa ating lahat. Wala siyang paborito o walang nalalampasat. Kundi sa lahat ng taong pinanganak dito sa mundo. So, gayon na lang ang pagmamahal niya sa ating lahat, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak ng ating Panginoong Jesucristo upang ang sinumang sumampalataya daw sa kanya ay hindi na mapapahamak or hindi na siya mapaparusahan at mapupunta sa impyerno. Ayan. Kundi ano daw? Kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan po. So, dito, nakikita natin na when we trust or nung tayo sumampalataya at tinanggap yung salvation na regalo ng Diyos sa atin, ay hindi lang nagtatapos doon. Kundi dito, kaya hindi period yung linagay dito sa hindi na siya mapapahamak, kundi magkaroon na siya ng buhay na walang hanggan. So what is that buhay na walang hanggan? So yan, after na sumampalataya ka at tinanggap mo yung pagmamahal ng Diyos sa'yo na regalong pagpapawalang sala sa'yo, eh kailangan mo nang pumasok doon sa buhay na walang hanggan. The moment na tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo, ay papasok ka dapat doon. Ayan. So, yung buhay na walang hanggan dito, doon sa John 17:3, sabi niya, buhay na walang hanggan ay yung makilala mo, kilalanin mo, o makilala mo ang Diyos Ama at ang kanyang anak na ang Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, pumasok ka na doon sa intimate, personal na relasyon sa Diyos Ama sa pamagitan ng pagkilala mo sa kanya. Amen. So, let's go to Ephesians 2:8-9. Ayan. Para malalaman natin kung saan ba nakabase yung salvation na natanggap natin. Ayan. So, ito naman, sinishare ko ito mostly because nung nag-Bible study kasi kami, merong mga hindi naka-join. Kaya ang ginagawa ko ngayon, i-share ko na lang, naisipan ko, i-share ko na lang dito para sa ganun, dito na lang nila marinig ito. Para sa ganun, makahabol sila dun sa topic namin, which is what is unpardonable sin. Yun yung topic namin din kagabi. So, magkakonekta itong dalawa. So, let's go to Ephesians 2:8-9. Sabi niya ganun. Tinatagalog ko dito kasi mas maganda para sa ganun, mas maunawaan ng mga makakapanood. Yan, praise God. So, Ephesians 2:8-9. Sapagkat dahil sa kagandang loob ng Diyos,
may nag-interrupt doon sa line ko. Okay, na so yan, Ephesians 2:8-9. Sapagkat dahil sa kagandang loob ng Diyos, okay, sa kagandang loob ng Diyos, kayo ay naligtas. Okay? Purely sa kagandang loob o sa pagmamahal o sa pabor ng Diyos sa atin na tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayan. So this is pure grace ng Panginoon. Ito yung provision niya. Dahil dun sa provision niya through our Lord Jesus Christ na tayo ay naligtas sa pamagitan ng ating pananampalataya doon sa provision ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo para sa ating kaligtasan. Nung tayo sumampalataya doon sa perfect finished work ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay naligtas. Ito ay regalo or kaloob ng Diyos at hindi mula sa ating sarili. So wala tayong participation doon sa kaligtasan natin. Ang participation lang natin ay sumampalataya. Yung wala tayong participation na sinasabi ko, ito yung hindi natin ito pagtatrabahuan, wala sa good works natin para tayo itanggapin o mapatawad ng Diyos. Kundi ang participation lang natin dito is to believe and receive the Lord Jesus Christ bilang Diyos natin at sariling tagapagligtas. Ito ay regalo ng Diyos. Ibig sabihin, regalo is regalo. Hindi mo ito babayaran, hindi mo ito paghihirapan. Pero it costs the person who give you the gift. Kaya naman, ang Diyos Ama, it cost Him so much to give us this gift of salvation. It cost Him His beloved Son para maibigay sa atin itong regalong kaligtasan na ito. Amen ba yon? Di ba? Napaka-bless natin kasi God didn't require us to do so much para lang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Amen. Hindi siya na mismo ang nag-provide ng kaparaanan upang tayo ay maligtas. Ayan, sabi niya dito sa verse 9 ng Ephesians 2, hindi ito bunga ng ating magawa. Ayan, maliwanag dyan. Hindi ito bunga ng mga good works natin, ng pagbibigay ng donations, pagpunta sa church, pagbabasa ng Bible, pagpray. Hindi yon. Hindi yon ang pinanggagalingan o gawa para sa ganun ay tayo ay maligtas. Para daw wala tayong maipagmamalaki. So, our salvation is pure by grace. Ito ay kaloob ng Diyos o regalo ng Diyos sa atin na atin lang tatanggapin ng may pasasalamat. Siyempre, pag naka-receive ka ng regalo, yun naman is gagamitin mo. Of course, you open it and use it, enjoy it. So, ganun din yung salvation na kaloob ng Diyos sa atin. That salvation opens yung intimate personal relationship na pwede nating pasukan with our Father. Ayan. So, ayun, established na ako doon, established na din tayo doon na yung salvation na kaloob sa atin ay tinanggap natin through doon sa faith natin doon sa ginawa ng Panginoong Jesucristo sa cross ng Kalbaryo para sa atin. So, meaning, yung salvation na yan na natanggap natin, hindi rin mawawala sa atin base sa ginagawa natin because we didn't earn it. Hindi natin ito pinaghirapan dahil sa ating mga good works para makuha. So, hindi rin natin mawawala itong salvation na ito na natanggap natin dahil sa ating mga kamalian. Maliwanag ba yan? So, established na tayo doon. So, yung title nitong pinag-aral natin is, mawawala ba ang kaligtasan natin? Okay, so dito nalaman na natin na hindi natin pinaghirapan. Oy, wait, tignan ko yung oras. Ayan, sorry, kasi may barko doon na dumating. So akala ko yung barko na namin. So hindi pa naman, okay, so, kasi 11:30 pa yung barko namin. So sorry. Okay, so yung salvation natin is natanggap natin by faith. So hindi ito mawawala sa atin dahil sa ating mga
pagkakamali. Okay. So, mawawala ba ang salvation natin? Let's go to Hebrews 3:12-14. Sabi niya, mga kapatid, sabi niyang ganon. So, ibig sabihin, kung sa Bible, ang sinasabi, my beloved, ganon, sisters and brothers, or mga kapatid, ang kinakausap dito ay mga Christian born again. Mga taong sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, mga taong saved na. Mga taong nakatanggap na ng salvation from God. Sabi niya, ingatan niyong huwag kayong magkaroon ng magkaroon ang sino man sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya na siyang maglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. Amen? Babasahin ko, So dito, sabi niya, tayo na mga sumampalataya daw, ingatan daw natin na yung mga puso natin ay hindi titigas o become hardened heart towards God, ayan, na mawawala yung pananampalataya natin sa Diyos, ayan, yung tatalikuran natin, yung pananampalataya natin sa Diyos. So, ayan, amen? So, yung through faith, tayo ay na-saved. So, without faith, or kung mawawala yung pananampalataya na yun sa Diyos, dun mawawala yung salvation natin. Hindi sa mga bad deeds natin na mawawala yung salvation natin, kundi doon sa kung mawawala yung pananampalataya natin sa Kanya. Amen? Kung tatalikuran natin yung pananampalatayang yon sa Kanya. Ibig sabihin, if we decide to turn back, turn away from God, na walang tayong pakialam sa Kanya, yung ayaw na natin sa Kanya, we do not want to believe in Him anymore. Doon mawawala yung salvation natin. Okay? So, it is sa atin, nakabase sa atin kung mawawala yung salvation natin dahil ayaw na natin sa salvation ng God. Ayaw na natin sa love ng God sa atin. So, yun. Amen? So, ano daw ang gagawin natin para hindi mawala, para hindi titigas yung puso natin at hindi mawawala yung pananampalataya natin? Ang gagawin daw natin, sa halip daw, magpaalalahanan tayo araw-araw. Sa verse 13 ng Hebrews 3, magpaalalahanan daw tayo araw-araw habang ang panahon ay natatawag na ngayon. So ngayon, everyday, now, all the time, okay? Upang walang sino mang madaya sa inyo ng kasalanan at sa gayon maging matigas ang inyong puso. Ibig sabihin, patuloy tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, patuloy tayo to build each other para sa ganun, walang mawawalan ng pwesto yung mga kasinungalingan ng Diablo upang sa ganun ay maging matigas ang ating puso. Yan. So, bigyan mo ng panahon ang Diyos araw-araw sa iyong buhay. Bigyan mo ng panahon yung salita ng Diyos araw-araw. Mag-join ka ng mga Bible studies, okay? Upang sa ganun ay hindi titigas yung puso mo para sa ganun magiging guarded yung puso mo sa mga kasinungalingan ng Diablo, okay? 14, sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain. Kung manatiling matatag hanggang sa wakas ang ating pananalig na ating ipinakita noong tayo'y unang sumampalataya. Ibig sabihin is, the moment na ikaw ay sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, continue yung pananampalataya mo, okay? Huwag mong talikuran yung pananampalataya mo till the end. Hanggang sa mawala ka na sa mundong ito, you continue believing in God through our faith in Christ Jesus. Ayan. So, huwag tayong maniwala sa mga maling katuruan, huwag tayong maniwala kahit anong nangyayari sa mundo, kahit anong nangyayari sa buhay natin, dapat patuloy tayo na tumayo doon sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesukristo. Ayan. So, anong ibig sabihin? Mawawala lang yung salvation natin kung tatalikuran natin ito, kung ayaw na natin sa Diyos. Ayan. Hallelujah. So, punta naman tayo sa 1 Timothy 4:1. Okay? So, tinitignan ko lang yung barko kasi baka maiwan ako. So, it's okay. Yan, praise God. So, hopefully, nag-enjoy kayo. Hopefully, this bless you. Okay? Para sa ganun, hindi
nag-worry yung heart natin pag tayo nagkakamali, ala, nagalit na kaya ang Lord sa akin, ala, wala na kayong salvation ko, okay? Para hindi up and down yung emotion nyo, okay? Praise God. So, 1 Timothy 4:1, okay? Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu sa mga huling na sa mga huling araw ay tatalikuran ng ilan. Okay? So merong mga tatalikod talaga. So wag kayong magtataka kung merong mga ministers, may mga nagtuturo na biglang nawala sila doon sa faith nila. Okay? Kasi mangyayari din pala yon. Kasi nga, sabi nga dun sa Hebrew na kailangan, the moment na tayo sumampalataya, dapat tuloy-tuloy yon habang tayo nabubuhay dito sa mundong ito hanggang uuwi tayo dun sa heaven kasama ni Father God. Ayan. So sabi niya, in the end times daw, meron mangyayari na tatalikuran ng ilan. Okay? So, ilan lang naman. Hindi naman ganun karamihan. Ilan lang. Kasi almost impossible na mawawala sa isang tao yung salvation niya. So, anyway, mas ma-explain ko yan yung sa next topic natin doon sa unpardonable sin naman yung next na topic natin. Okay? Hallelujah. I'm so excited. Hallelujah. Sabi niya dito, maliwanag ang sinabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay tatalikuran ng ilan. So, ilan lang yan. Don't worry. Continue ko lang sa faith mo, kapatid. Hindi mawawala yung salvation mo. Kahit na na-fall down ka, kahit na may mga nagagawa kang hindi maganda, hindi yan magiging dahilan na mawawala yung salvation mo. Okay? Amen. Mawawala yung salvation mo kung aayawan mo na ito and you turn your back from God, from your faith. Okay? So, sa huling araw daw, tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. Kaya wag na kayong ma-surprise kung meron mga grabe yung ministry nila, ganun. And then suddenly, they turn away from God. Nangyayari pala yun, okay? It is because sa sarili nilang mga ginagawang hindi maganda at hinayaan nila na yung devil at tinake over na yung mga reasoning nila, yung mga nalalaman nila sa Panginoon and then they turn away from those and then nagpasakop na sila sa devil na mas naniwala na sila doon sa sinasabi ng devil sa kanila. Okay? Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu. Yung espiritu dito is yung spirit ng devil. Yung unang espiritu na nabanggit dito, big E, which is the spirit of God. Pag small E is, or sa English is S, okay? So, yun, ibig sabihin yung spirit ng devil. At sa mga katuruan ng demonyo, ayan. So, from yung katuruan ng Diyos na napunta sa'yo, iniwan mo na yon and then dun, nagpasakop ka na sa katuruan ng demonyo. Yun, mawawala ang salvation mo. So, yung sinasabi na once saved, always saved, that is so wrong. Yun, it's 50-50. Okay? Because mangyayari na mawawala ang salvation ng isang tao. Okay? Eh, paano yun? Diba? Paano sabi mo mawawala yung salvation? Eh, sabi doon sa John 10:27-28, no one can snatch me away from the hand of God. Sabi. Okay, basahin natin para mas maliwanag sa iyo. Okay? John 10:27-28. Sabi niya, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikinig daw ang mga tupa, ang mga believer ng Diyos. Okay? Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Okay? Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, binibigyan ko silang personal intimate relationship. Okay? Sino daw? Yung mga nakikinig at sumusunod. Ayan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ayan. So, paano ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan o personal intimate relationship with the Lord or God at hindi ka maaagaw si ninuman? Sa pamamagitan ng patuloy mong pakikinig at patuloy mong pagsunod sa iyong Savior, the Lord Jesus Christ. Amen ba yun? Amen. Hallelujah. So, mamaya isusolve ko yung mga verses dyan.
So para sa ganun ma ano niyo ma mag-go through niyo din. So isa pa, John 15:5-6. Oh. So anong mangyayari sa isang sanga na naputol doon sa puno? Okay, pag naputol ang isang sanga doon sa puno, syempre mamamatay yung sanga na naputol. So wag kayong yung sanga na mapuputol from doon sa doon sa tree, doon sa puno, which is the Lord Jesus Christ. You continue be engrafted, you continue be there na nakaano lang sa puno, ano ba yan? Amen. Praise God. So, dapat naka-abide ka lang doon sa puno. Amen. Sabi niya ganun, ako ang puno ng ubas, it is the Lord Jesus Christ. Kayo ang sanga, lahat ng mga believer. Ang nananatili sa akin, sabi ni Lord, at ako sa kanya, at siyang namumunga ng masagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Okay, kung ikaw ay hiwalay sa Diyos, ikaw ay patay spiritually. Ibig sabihin, ikaw ay separated from God, yun, wala kang salvation. Pag namatay ka, dun ka sa impyerno, hindi sa langit. Okay? Ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga, ay tinatapon at natutuyo. Yun, namamatay ka kung wala ka doon sa puno. Amen. Ang ganoong mga sanga ay tinatapon, inahagis sa apoy at nasusunog. Okay? So, habang ikaw nabubuhay dito at ikaw ay hiwalay sa Diyos, you are spiritually dead. At kung ikaw ay namatay, doon ka sa impyerno. So yan guys, shalom shalom. Hopefully ay nakatulong ito sa inyo. So let's pray dahil paalis na yung barko daw yata namin. Amen. Hallelujah, praise God. Tayo'y manalangin. Father in heaven, we just want to thank you for this wonderful, wonderful moment. We just want to say we thank you, we glorify you, we acknowledge you in our life. We just want to say you are so faithful and you're so loving, Panginoon. You are wonderful. You are the King of Kings. You are the Lord of Lords. We are so blessed that we have a Father in heaven na natatawag namin na Ama, ang Ama namin na Hari, ang Ama namin makapangyarihan, ang Ama namin na mapagmahal. Maraming maraming salamat. Maraming salamat, Panginoon, dahil hindi ka nakatingin sa amin upang i-bless kami, kundi nakatingin ka sa aming Panginoong Jesucristo. So, Father God, in all the things, Panginoon, na napag-usapan namin ngayon, Lord, let this be, Panginoon, deeper revelation sa amin to establish us, Panginoon, in our faith, sa aming kaligtasan sa iyo, Panginoong Jesucristo, na hindi kami nangangamba at hindi kami nalilinlang ng kaaway. So, Father God, I commit everyone, Panginoon, yung mga nakapanood, manonood, at manunood pa in the future, Panginoon, sa video ng ito, Panginoon. I pray that you will touch their heart, Panginoon, that you will reveal yourself to them, Panginoon, that you will save them pag hindi pa sila saved. Maraming salamat, Toma. I bless them, Panginoon. Lord, protektahan mo sila from this pandemic, from this virus na COVID, Panginoon. At ilayo mo sila sa lahat ng masasama. Provide them, Panginoon, that abundant supply ng blessing, Panginoon, sa kanilang mga pangangailangan according dyan sa kayamanan mo, Panginoon, because we want to be blessed, to be a blessing to the people around us, Panginoon. So, Lord, kung sinong nanghihina, palakasin mo. Kung sino ang may problema, tulungan mo, Panginoon. Kung sino, Panginoon, nangangailangan, you just give them what they need, Panginoon. Maraming maraming salamat, Panginoon. I decree and declare a good, perfect day, a good, blessed day, I mean, Panginoon. A wonderful day, Panginoon. A most favored day, Panginoon. We acknowledge your presence in our very life. Thank you so much, Father God. To you be the glory forever. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So yan, guys. Shalom, shalom. And God bless you. I hope this video helps you. And I hope this video bless you. So yan, pupunta na ako sa trabaho. So I have to say bye and all is well with you. God bless you and shalom, shalom. Bye!